Magandang araw po sa inyo lahat guys. Si Rinel Banda to ng Buhay sa Cruise Ship. Nandito tayo ngayon sa guest gym. At ngayon meron tayong benefits na makagamit ang mga crew dito. Well, anyway pare, meron tayong naispatan. Nakikita niyo ba yan? Kamusta tayo dyan? Mukhang may ginagawa. Ayan. Kamusta naman tayo, Jun? Okay naman sir, kamusta po? Ayan, gumagamit si Jun ngayon. Oh, naglilibang ang row rear deltoid. Ayan, Life Fitness. Kamusta? Okay naman sir. Oh, buti na bisita ka rito sa gym. Eh, nung ano pa, nung nakarunding ko pa. Oo. Ginagamit ko lang yung ano ng Royal Caribbean. Oo, so ito yung libangan ng mga crew, no? Buti ito ang naging libangan mo. Oo, wala naman ang magagawa din sa kabina. Magmumukmuk lang ako din. Okay, pero alam nyo guys, no, ang daming nagtatanong about sa tattoo. Ayan, nakita natin na ang daming tattoo ni ano, na saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Restaurant po, assistant waiter po. Assistant waiter. Sige, tamang-tama. Alamin ko na rin kung paano ka nakapasok as an assistant waiter dito sa Royal Caribbean. Oh. 4 years ago, nag-start ako as an RA, restaurant attendant. Okay. And then, dito na rin ako nag-apply, na-promote na rin ako dito sa barko. And then, ayun na, assistant waiter na. Then, for the next step, waiter, if ever na may... Opening. Yeah. Mag-apply ka lang. Position, apply mo lang dito. So, walang promotion dito, kailangan mo talagang i-apply. Parang ganun. So, nag-apply ka ng, nung nakita mo yung opening na assistant waiter, nag-apply ka. Yes po. Ayun. Tama, tama. So, paano yung procedure nito? So, kailangan mo bang mag-fill up ng form? Tell us the process. May, once nag-open si HR ng position, kailangan mo mag-fill up ng form. Ah, okay. You need to fill up the form and then ilalagay mo lang doon yung mga background job mo, skills, language, and language that you know. And then, yung years na nagtatrabaho dito sa Royal Caribbean. And meron pa ba itong mga trainings? Yan. Yes po, meron po tayong mga trainings. Kailangan po natin yan. Unang-una sa lahat, meron po sa mobile phone, yung RCL University. Okay. Doon yun na po gagawin yung mga trainings nyo. Mm-hmm. Especially yung mga security trainings on board. Pero na po siyang i-apply sa phones nyo. Oh, nandun na rin yung exam, di ba? Yes, kailangan mo ipasa yung assistant waiter exam, di ba? Andi na rin yung mga exam, tapos if ever na makapasa ka doon, direct ka na sa interview. Ayan, guys. Yeah. Alright, Jun. So, bago ka napasok dito sa Royal Caribbean, ano naman yung trabaho mo dati sa Pilipinas o baka nasa abroad ka dati? Nagsimula po akong magtrabaho sa ano eh, sa di naman siya fast food, sa Aristocrat, sa okay. Malate, Manila. Oh. Kumakain kami doon dati. 3 years din po yung experience ko doon. Mm-hmm. And then, nag 1 year experience ako sa hotel. Mm-hmm. After that, nag-apply na ako din sa Royal Caribbean. Saan sa hotel ka nag-apply dati? Nag-apply na po ako sa may... Sa... Ano to? Winford. Winford Hotel. Casino. As a service ambassador naman. Sinuwerte, pinalag, nakapasok din sa Royal Caribbean. Within a month lang. Okay, within a month. Yeah. Ano naman yung in-applyan mo dun sa Royal Caribbean? Waiter ba? Assistant waiter? Depende po. Kasi depende. In-apply ko po kasi talaga guys, waiter. Oo. And then, sabi naman ng HR sa Royal Caribbean, mag-upisa ka muna sa, from the start. Mm-hmm. Kaya ginarab ko na si restaurant attendant. Oo. Okay, so speaking of restaurant attendant, ano naman nga ang duties and responsibilities ng isang restaurant attendant? As a restaurant attendant naman, hindi naman siya ganun kahirap dito sa barko. Magsiserve ka lang naman sa mga guests natin, lovely guests. Ipo-provide mo lang yung mga needs nila, a-assist mo sila. And then, sometimes, nag-work ka rin po sa buffet. Alright. And then, yung iba sa station, serving drinks, just like that. So, madali lang ang trabaho, ika nga. Madali lang ang restaurant attendant. And then, may mga venues din po na pinapasukan ng restaurant attendant like Sorrento's, Pizza's,
room service, umiikot po sila, nagro-rotation po sila. Ayun ang kagandahan. At may nakikita nga ako, no, June, siguro na-assign ka na rin sa crew mess. Yes, tama. Ayun, tama. So yung mga naka-assign po, guys, dun sa crew mess ay mga restaurant attendant din, no? Meron din po waiters. At meron ding waiters. Yes po. Ayun. Lahat ng restaurant department na-assign po dyan. Ayan. Yes po. Alright, Jun, matagal ka na sigurong member ng Buhay sa Cruise Ship, no? Yes, meron ka bang gustong batiin? And aside from batiin is message mo sa ating mga aspiring seafarers. Unang-una sa lahat, gusto kong batiin yung asawa ko. Okay. Dalawang anak ko, tsaka magulang ko, tsaka yung biyenan ko. Okay. Tapos na kayo dyan. Hello, dito na, kausap ko si Rinel Bandama. Okay. Message ko lang sa mga aspiring seafarers natin, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang po ang pangarap. Dahat po na dadaan sa dasal. Tsaka sipag lang. Sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Jun. No? Pero alam mo, excited sila. Marami silang gustong makuhang inspirasyon. Mm-hmm. Eh, pampagana ba? Yung ano lang, yung ano ba, magkano ba ang sinasahod? Total na sa assistant waiter ka na eh, no? Doon sa restaurant attendant, usually, nung pinagdaanan mo dati, magkano ba kinikita usually? Starting po tayo sa restaurant attendant, hindi naman po siya mababa ng $900. Hindi ako nagkakamali. Okay. Kasi nag-start ako, 850 dati. Okay. Ngayon, siguro tumaas na siya ng 900. Oo. Ayun, and then, overtime bayad naman po siya. Ayan, guys. So, hindi na masama yun, guys, no? Siguro, nasa 45,000 pesos pa rin. And, may side job ka ba noong time na yun? Or, yun lang talaga trabaho mo? Noong time na yun, nagsa-side job din ako ng maglaba, magkupit. Ayan. Yung mga side jobs natin. Kasi yung mga libangan na gusto na, na magagawa mo dito sa barko. Ayan, guys. Magkano naman kinikita mo pala sa isang gupit? Sa isang gupit? Sa isang ulo? Depende. Pag alam nating kababayan natin, mga tropa yan, natin. Lima. $5 kasi yun talagang presyon dito sa barko. Kaya wag na kayo maninibago. And doon naman sa laba? Sa laba natin, kung marami, 20. 20. Kung may pera naman talaga, 30. Yan na tayo babawi. So, hindi lang pala doon sa sahod mo ka umaasa ng income, kundi dito rin sa side job. Ayan, maraming salamat sa iyo, Let June, and tignan natin patuloy yung pagbubuhat ng Row Reel Deltoid. Sige nga, pakita mo nga. Ayan, guys, isa to sa mga machines na ginagamit dito, no? Sa Royal Caribbean, at ito yung one of the perks ng isang crew na makagamit dito sa napakagandang gym ng Royal Caribbean, guest gym ng Royal Caribbean. Si Rinel Banda po, Buhay sa Cruise Ship, maraming salamat po sa inyong lahat. At para sa mga aspiring seafarers, yan, huwag titigil, abutin ang inyong pangarap. Magkita-kita tayo dito sa barko. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay kayo.